Hello mga kaibigan. Sa araw na ito, ituturo ko ngayon kung paano ang mga paraan sa pagpapatubo ng ubas or grapes. Dalawa lamang po ang proseso sa pagpapatubo ng ubas. Ang una ay yung tinatawag na steam o yung tangkay ng ubas sa pagtatanim. Pangalawa, ito yung pinakamahirap sa lahat na proseso kung saan gagamit tayo ng buto ng ubas. Ang una po nating gagawin dito ay isi-separate po natin yung mga buto ng ubas kung saan ito na po yung pwede nating gamitin, no? Kasi hindi lahat ng buto ng ubas ay merong chance na tumubo. Yung iba po kasi minsan dito ay hindi talaga or wala talagang chance na tumubo. Okay, ipe-prepare na po natin ha. Mga sangkap lang po na gagamitin natin yung tissue paper or pwede din po yung cloth paper. Of course, yung pinaka main po o yung una talagang ano, ang sangkap na kailangan natin dito yung ubas, na kung saan yung ubas na mayroong buto. Kasi dito sa Pilipinas, mayroong taniman ng ubas na kung saan yung ubas nila mismo ay may buto, no? Kung hindi ako nagkakamali, ito yung produkto ng Baler Aurora. Para makita po natin na mayroon itong buto, titingnan po natin ito sa loob. Try natin, ha. Bubuka ko lang siya. So ayan, kita natin, di ba, may buto. Pero hindi muna natin ito ihahalaw, itong buto dito sa may dito, kasi ito po may proseso na to eh. Pwede na ito itanim kasi pinalutaw ko muna ito sa tubig. So ito muna. Ayan, may buto. Separate lang po natin. Sige, proceed na po tayo. Una po natin gagawin ito, ilalagay po natin yung mga butong ito dito po sa tissue paper na to. Isa-isahin lang po natin, ha. Ayan. Ayan, para kita natin. Ayan. Ayan. O, pwede na para mabilisan. Sabay-sabay ko na. Ayan po. Ayan. Ang next po natin gagawin, titiklop po natin yung tissue paper. Matapos natin itiklop, lalagyan po natin ito ng tubig. Babasain lang po. I-moisture po natin para merong moist sa loob. Ayan. Alam nyo ba anong tawag sa proseso na ito? Germinating or germination process. Maghihintay lang po tayo ng 4 or 3 linggo para sa resulta kung saan isi-check po din natin kung meron ng tumubo. Pagkatapos natin mabasa itong tissue paper, ilalagay na po natin dito sa container, sa plastic container. Kung walang plastic container, pwede din po yung silupin, yung plastic silupin. Isi-seal lang po natin para hindi pumasok yung mga molds. Kasi pag meron ng pong molds yung buto na to, meron na lang pong 30% na chance na para tumubo yung buto ng ubas. Kaya siguraduhin po natin na walang molds na tumubo. Ayan ha, ipapasok ko na. Kaya sa... Ayan. Haayosin na po natin. Ayan. Siguraduhin lang po natin talaga, no, na moisture. Merong moisture na yung tissue paper medyo basa, nagmo-moist siya para meron siyang chance na tumubo yung buto. Ito yung pinakamahirap talagang proseso sa lahat ng pagpapatubo ng prutas. Nasubukan ko na po yung mansanas, yung buto ng mansanas, nagkaroon din ng chance na tumubo. Yung nga lang, failed ako nang itanim ko na siya sa lupa. So, pag-transfer ko po, hindi talaga siya na nabuhay. Kaya this time, itatry naman po natin yung buto ng ubas.
isi-sell lang po natin to ha, tatakpan lang po natin. At saka maghihintay tayo, sasabi ko nga kanina, maghihintay tayo ng 3 hanggang 4 na linggo pa, bago natin makita yung resulta nito. Okay? Sige po, maraming salamat.